morning, everyone. It's good to be back here in Samal Island. And today, we are here sa Villa Amparon. Susubukan po natin maglibot-libot at makita yung iba't ibang parte ng napakagandang lugar na to. So para samahan po tayo sa ating quick tour, kasama po natin si Ma'am Justina. Hi po! Gaano ka nakatagal nag-work dito, Ma'am? 2.5, pero bumalik lang po ako dito. Abroad din po. Okay. She's a tausog, ano? So alhamdulillah, napakaganda makita po na isang hijabi yung sasalubong sa atin sa lugar na to. Samahan niyo po kami as we tour you dito po sa Villa Amparo. Tara! Reception area. Okay. Ayan, may love na oh. Talagang love. Ramdam na ang Valentine's. Siya po si Wendy. Hi, Wendy. Napaka-friendly ng mga staff dito. Isa po yon sa maganda sa isang lugar. Not only the place, but the people. And of course, the food. Masarap yung food. Yes, of course. Look at their lobby. Ang una mong mapapansin dito ay yung ceiling. Yan oh. Yes, po. Mm-hmm. Yung Ruben po is kinuha din po sa pangalan ni Sir Ruben. May-ari? Yes po. So si Amparo, yun yung babae? Yes po yung asawa. Tapos asawa niya si Ruben? Yes. Okay. Good morning, bro. Morning, sir. Wow. Dito ka ba? Dito ka sa lobby. Tapos, gusto mong malaman kung ano lang doon. Okay. Look over here. Okay, wow. Yeah. Look at that. Pagpasok na pagpasok sa lobby, etong overview dito, tanaw na po natin halos yung buong area dito sa resort, ano? The pool, tanaw din po natin, ano, yung ocean doon. Etong building na to, ano yung mga nasa taas? May mga rooms? Yes sir, may mga rooms po kami sa taas, which is family suite rooms, at saka premier suite room po. And okay, meron din kami sa second floor, okay, function hall. Function hall, okay. Yes sir. So dito po yung venue ng ating activity. Let's proceed. Bye, Wendy. Bye. So we have an elevator po para kami mga senior citizens para hindi sila mahirapan mag-akit sa taas. Ayun, sa mga mahihina na ang tuhod, may elevator sila. Hindi pa naman maraming places yung napuntahan ko sa Samal, but so far ha, ito yung pinakagusto ko, the Villa Amparo. Yes sir. Kasi konsya, accessible, malapit lang kasi it's only 11 kilometers. Tapos pagdating mo, alam mo yung lugar, intact lang siya. Maliit lang siya actually, pero siksik, liglig at umaapaw sa, yes, sa facilities, yun, amenities, yes. May thrill din siya kasi hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Mm-hmm. Then marami pang dadaanan. Mm-hmm. Hi po, good morning. Yeah. Salamu alaikum. Hi kayo. Close pa ang pool. Mamaya, balik tayo. Mauna tayo dun sa beachside. Beachside. The area is tiny po talaga siya. Ito, naglilinis oh. Oo, ang linis. Tapos ito, balik tayo dito, Justina. Ayun, kasi meron ako nagustuhan dito. Hodge! Hi kayo. Welcome to Villa Amparo. Oh yeah, siya po may-ari talaga. Ayan, naka-good vibes sa Justina oh. Diba? Kasi actually, ang room namin, dyan lang. Ito, kasama ko sa room ko si Ama. Hi, sir. Tapos, pagkagabi, nagkakape po kami dito. Tapos habang nagkakape, naririnig namin itong agos nitong... check nyo, napakaganda po nito. Tapos dito, medyo pababa. Ayan o. Bababa. Kaya nga, kanina may nakita akong mga tumatakbo-takbo dito. Maganda kasi ito for running, ano? Kasi yes, elevated siya. So, may part na paakyat. Tapos, pag bumalik ka, bababa ka. Okay, tapos ito, Justina. Ito yung... Presto function hall namin po. Function hall din siya. Function hall. Okay. How about the prices, Justina? Affordable naman? Yes po, sir. Affordable naman po siya, sir. Mm-hmm. Meron kaming pang dalawahan, pang tatluhan, pang apatan. Meron din pang buong pamilya. Right. Yung sa para sa buong pamilya, magkano? Meron kaming dormitory types po, sir. Mm-hmm. Is nasa ano lang siya, nasa may 15,000. 15,000. It's good for 14 packs na dito. 14 packs. Yung mga ganong prices po for this kind of place at kung sa ganon kadaming tutuloy, mura na po yun. Sulit naman po yung babayaran yun na room kasi maraming mga inclusions po. Like pool in
beach access na siya. Okay. At saka, mayroon na rin free kayak. Okay. So, ito yung pinakabagong building niya. Yes. Okay. Sa kayak. Okay. So, ito ang ganda nito pagkagabi kasi sobrang mailaw. So, ito po yung Casa Hardin restaurant namin. Dito po nagbe-breakfast yung mga overnight guests namin. Okay. So, dito kami magbe-breakfast ngayon. Yes po, sir. How about the foods, Justina? Halal naman. Yes po, mayroon kami kumbaga consideration or mayroon kami consideration sa mga Islam mga na guests. Ah, okay. Yun yung importante. Bukod yes, sa importanteng masarap, no? For us na mga Muslim, gusto natin siguradong halal. Tapos ito, napansin ko to kahapon, the tienda. Good morning. So parang ito yung convenience store. Yes, yes. Pwede ka rin bumili dito ng mga bags. Like souvenir na gusto mong iuwi sa inyo. Magkano yung ganito? May price siya, sir. $6.50. Yes, sir. Rattan ba to? Hindi naman siya rattan. Baka siya. Ah, baka. Atama. Wow. Tapos ito, ₱600. Ito po yung kanilang convenience store dito. At least, no, pag may mga kailangang bilhin, meron po silang store dito. So we go here sa malamig na place. Ito po yung pinakamagandang part ng lugar na to. Nakaka-good vibes po ito. Our gazebo. So, ito, open access din siya sa lahat ng tutuloy dito. Yes po, sir. Walang additional payment. Wow. Wow, maganda po dito. Yan, yes, sir. Wow. Akit tayo, no, para makita natin. What's the view from upstairs? Medyo challenging lang yung paakyat. Maliit yung hagdan, you know? Kailangan slim ka talaga. Buti na lang slim ako. Wow! So, this is overlooking. Wow! Wow! The breeze, no? Napakasarap po. Then, ito po yung view. Yan siya yung island. Okay, so parang island siya. Okay, meron po sila dito ng man-made little island. Yan. Tapos yon, another set of cottages. Bababa po tayo. Tingnan niyo po yung hagdan, no? Yan, no? Yeah, high tide tayo ngayon. Oo nga, oo. Yun nga lang, mahangin. Okay lang. Yun naman yung hinahanap-hanap ng tao sa ganitong klaseng lugar, no? The breeze. Ang ganda po ng dagat nila. Oh, hindi ako nakapag-jacket. Ang lamig pala dito. Islet gazebo. Yun. Inshallah, no, dadalhin ko po dito ang aking misis at mga anak. And sigurado ako na ma-enjoy nila itong lugar na to. Kita mo naman, no, kahit uupo ka lang dito, okay na eh. Busog ka na sa view at sa pakiramdam. Wow. Literal po, I can stay here all day. If you can only feel yung nararamdaman natin ngayon, no, na dala nitong lugar na to na positive vibration, no, the breeze, itong napakagandang view. Okay, let's go! Okay, balik tayo. Tapos try natin puntahan yung ibang parte na hindi natin nasilip kanina. Galing! Kanina gutom ako eh. Pero ngayon, after ko makita lahat nito, nabusog ka. Busog na ako. Dito tayo dadaan this time. Hindi lang makikita dito is Dubai. Okay. Good morning, sir. Good morning. Medyo maingay lang yun. Pero masarap sa tenga itong palo ng mga alon na yan. From here, kita nyo po. And ang sarap din magtrabaho dito, Justina, no? Yes, sir. Your working environment, ganito. Wow! Ang sarap pumasok everyday. Kita niyo po, may mga chikitin ko dito. Enjoy na enjoy. Nasa dulo na po tayo ng walang hanggan.
yan, ah. Diba? Actually, ito lang po yung place, like from here, yan yung nakapalibot na yan. Maliit lang siya, pero siksik nga yung laman. Yung facilities, ano, amenities. But more than all of this actually, ang pinupuntahan naman talaga ng tao sa ganitong place is the beach. Now, ito, yung dagat. Kasi minsan nakaka-frustrate din yung pagdating mo sa lugar, maganda yung facilities, amenities, pero yung kanilang dagat, hindi ganun kaganda for us to swim, no? Or to enjoy the beach. So dapat, cool package, no? Kagaya ng Villa Amparo. So balik tayo doon. Wow. Okay, so ito, paakit na po tayo. Kita nyo po yung kanilang shower and toilet, no? Napakaganda. Ganyan po dapat ang comfort room. Dapat komportable. Yes, oo. Okay. Ang isang bubusog po sa inyo dito are the landscape, no? Yeah. Ang lahat ng sulok ng area na to ay naka-landscape po siya ng maayos. Kaya sa mga plantita, plantito, eh mae-enjoy nyo po yung lugar na to kasi marami kayong makikita halaman. Yung mga tropa natin kumakain. Buti na lang kasama natin si Justina kasi for authorized personnel lang yan. Okay, good morning. Dito yung kitchen. Okay. Yan po yung pinaka mabangong bahagi ng lugar na to, yung kitchen. Ano to? Sa Love Playa, ang Ola Beach Bar na nito. Okay, beach bar. Wow. And they call it La Playa. Yeah. So pag sinabing beach bar, every night merong mga events dito? Every Saturday, we have an acoustic live band here. Okay. Sa mga mahilig ng party by the beach, wow, ito po yung lugar para sa inyo. The stage, so dyan yung mga performers. Yes, sir. Tapos yung sa loob, resto. Tapos may mga cottages din po. Like that. Okay. Yes. And ang maganda, no, ito ay nasa tabi mismo ng Dalampasigan. Yan, no? Wow. So, let's go back doon. Yeah. Akit na naman tayo. Okay. Mga plantita talaga yung makakapunta dito. Maka-amaze sila sa mga halaman. Pwede namang pumitas dito. No, sir. Kaya shout out sa lahat ng plantito, plantita dyan. Napasyal kayo sa Villa Amparo. Kaso, hanggang tingin lang kayo. Hindi pwedeng pumitas. Pwede namang magnato. So ito po, para po siyang kwan eh, parang infinity pool, no? Kasi makikita natin from there, diretso na po sa dagat. So sana open na ang pool. Yeah, hinihingal na ako. Ito'y sarado pa. Sarado pa. Sige, anyway, balikan ko na lang. Hindi po tayo papayag na hindi mabalikan yan. Kasi napakaganda po ng kanilang pool. And I am very sure na ma-enjoy ito ng aking mga chikiting. No, yung bawat lugar naman may kanya-kanyang feature na hindi mo makikita sa ibang lugar. So maganda rin na nai-experience natin yung different places kasi para mas marami tayong na-explore at doon sa ating pag-explore eh marami tayong natututunan. At ako, sandali ah, hinga muna ako. Nakapapawisan ka talaga. And ako, isa sa gusto ko sa mga ganitong activities. Eh, lalo pong lumalaki yung pangarap natin sa buhay kasi nai-inspire tayo, no? To work harder para malay mo. No? Or hindi man tayo makapag-establish ng ganitong lugar, mapasyalan man lang ano, yung mga places like this. Alright? Thank you, Justina, sa you're pagsama welcome, sa atin. It's my pleasure po. Thank you. Okay, yeah. I hope na balikan niyo itong lugar na ito. Oo, sana. Yeah. Yeah. Pasyal po kayo dito sa Villa Amparo. And maraming salamat din sa pagsama sa amin ni Justina to this very quick tour. No? Very quick ba? Actually, kanina pa tayo umiikot. But for us, it's a quick tour because hindi po sapat ang buong araw to enjoy all of the places, all of the amenities dito po sa Villa Amparo. So at least with this video, nagkaroon po kayo ng glance what to expect
pagpumasyal po kayo dito sa Villa Amparo. Pero sigurado po ako, lahat ng naging guest dito, wala pong sasabihin negatibo because this place is stunning. Maraming maraming salamat. Good morning. Good morning. Thank you. Dahil kanina, hindi natin napuntahan to kasi sarado pa. So, ngayong gabi, no, at least meron tayong time ano, para silipin to. Kasi ngayon lang natapos yung ating activity. At eto, no, ang ganda po pagkagabi kasi meron silang mga pailaw dito. Like this one, no, higing pula, blue, green. So, dagdag po yun sa ganda nitong swimming pool. Tapos dun po banda, no, meron pong parang tables, chairs, na kung saan pwede yatang magdala ng pagkain dyan, magmerienda, habang eto ay tanaw, etong ganda ng pool, pati po yung beach, no, dun sa may baba. Alright, tapos meron po mga cottages dyan. Actually, no, masarap po maligo dito, I think, pagkagabi. Pero, no, siguro, sa next na lang na gabi kami magsuswimming kasi umaambun po ngayon. Tapos from here, tanaw po yung sa baba, no, na maraming ilaw. Actually, maliwanag po siya. And feeling ko, masarap po mamasyal ng pagkagabi. But again, no, umaambon. So, huwag muna. Papahinga muna kami ngayon sa kwarto. And isi-share po namin to, no, on the following day. Abangan nyo po yan. Yan, so, ito po yung itsura ng kanilang pool pag daytime. No, kasi ang nai-share ko po sa inyo ay night time, no, yung may mga ilaw-ilaw. Pero pagka po daytime, ganito po siya. Yan. Dito na part, ito po yung mga tables, chairs. Sarap po tumambay dito.